What's up guys? It's me, RJ. So, ang vlog natin ngayon is about Project Car. So, ang ipa-project car ko is Toyota Corolla EE101. Galing siya sa daddy ko na bigay niya sa akin. Ngayon, hindi ko pa ramdam na binigay niya sa akin kasi ayaw niyang ipaibo sa akin. Nakapagpaalam na ako sa kanya na palitan ko nga para sa vlog. Yun, pumayag naman siya. Ayun, nakuha namin siya sa kamag-anak ng mami ko. Tapos, inayawan din to nung pinagpalta namin. Binili namin siya ng 100,000 lang. Yung napunta sa amin to, napapabayaan lang namin to sa initan. Kasi nga, tig-isa kami dati ng daddy ko ng Civic. Pero bigote lang yun, black and white. Noon, hindi ko siya masyadong napapansin kasi nga, Toyota Corolla lang siya. Madami ka na rin makikita ng ganito, kaya hindi na siya maganda. Pero ito namang Corolla namin, sariwang-sariwa siya, lalo na yung makina niya. Wala pa kaming naiibo dyan. Wala pa kaming napapalitan. Ay, may napalitan pala kami. Yung full exhaust niya. Dati, sabi ko sa daddy ko, ipagbenta niya na to. Kasi nga, ang pangit. Dati kasi, laging Civic lang yung dala ko. Eh, alam mo naman, pag Civic, maganda. Kahit pangit yung nagdadrive. Itong kotse na to, 4 years na sa amin. Ay, magpa-5 pala. Hindi na namin siya napagbenta kasi napamahal na nga kami sa kotse. Naging family car na namin siya. Sabi nga ng daddy ko, mahirap na daw makahanap ng GLI. Kaya gusto niyang i-keep niya to kasi papagandahin nga daw din niya. Gustong-gusto rin to ng Shota ko kasi kahit saan kami magpunta, ito lagi dala namin. Mga tropa ko at jowa ko din na nagpangalan dito sa kotse na to. Ang tawag namin dito ay si Garuts. Kasi nga, madami nagtatanong kung bakit Garute. Hindi ko rin alam sa lolo ko kung bakit Garute yung napangalan niya sa aming talyer. So yun nga, bakit ko naisipang ito na lang ang gawin kong kotse ko talaga. Kasi 5 years na nga siya sa amin. Kaya sobrang favorite ko na to. Bukod doon, madaling makahanap ng pyesa in case na magkaroon ng sira yung kotse. Siyempre, pag Corolla, sasabihin nila matibay. Para sa akin, malaki rin yung potential niya para mapaganda. Nagbago na isip ko, ayoko na ng Civic. Kasi madami nang naka-Civic. Pati yung mga naka-Civic na yan, fuckboy mga yan. De, joke lang. May tropa akong naka-Civic. Sobrang bait naman niya. Awa ng Diyos. Tapos yan, itong Corolla namin, hindi siya sakit sa ulo. So, yun. Bubuin ko tong kotse na to as cheap as possible na makakaya ko. Kaya, yung ibang piyesa nito, bibili natin sa Lazada. Lazada Racing. Kasi, wala pa naman akong trabaho. Kaya, gagawin nating cheap lang, pero presentable. Okay lang yon kahit cheap. Basta paghihirapan ko tong kotse na to. Hindi naman ako lahat ang gagastos. Hahati din ang daddy ko. Tapos kung may mga magbibigay naman dyan, wala namang problema. Yan, dito sa makina niya, wala namang problema. Ayos naman lahat. So, ang pinatalang talaga namin dyan ay yung headers niyan. Naka full exhaust na yan, simula dyan. Naka scuff siya, kaya maingay siya. 2 times pa lang ako nasisiraan sa kanya. Yung sa gearbox at sa battery niya. Kasi dati nadiskarga ako. Hindi ko napatay yung ilaw. Tapos wala siyang aircon, sira yung aircon niya. Yun lang ang issue ng makina natin. Lahat ayos yan. So yun nga, umuwi muna ako kasi naambon. Hindi ko mabidyohan yung labas ng kotse para mapakita ko sa inyo kung ano yung papalitan ko. Yan, ngayon naparada ko na siya. Ngayon, papakita ko naman sa inyo yung exterior niya. Una sa list ko is yung wiper.
Kasi kapag nagwa-wipe na siya, hindi na siya ganun nakaka... Ito lang yung part na sobrang clear na pag na-wipe niya, yung kabila, sa driver, hindi clear. So dito naman sa headlight, okay pa naman siya. Pero plano namin ng daddy ko na papalta namin siya ng smoke na headlight. Yan, tapos yun namang ilaw sa likod, okay pa naman siya. May mga ganun-ganun nga lang. Naku, kung crack yan, o siguro dahil sa init o kaya sa kalumaan na rin. Yan, okay pa naman to. Ngayon, ito yung gamit kong mags. Hiniram ko lang siya sa tito ko. Yan, ganyan itsura niya. Yung mags kasi nito dati, nilipat ko dun sa ina-assemble namin ng daddy ko na Tamiya. Yan, ang plano namin ipalit dito na mags ay yung Watanabe na chrome. Poging-pogi yung pagnalagay yung dito. Ang tires naman na gamit namin ngayon ay mumurahin lang, Champiro. Pero pag nakakabit na namin yung Watanabe, ang ilalagay namin gulong ay yung Achilles 123 para maganda yung kapit niya sa daan. Ang isa pang balak namin dito ay yung coilover, pero optional na lang siya kasi okay pa naman yung ano nito. And sobrang mahal ng coilover. Abot ata tayo ng 40. Sa paint naman, itong Corolla namin, original paint pa rin yan. Kaya, kikita nyo naman, medyo makintab pa din. Orig paint pa yan. Hindi pa namin napaparepaint to. Ayun o. Ang problema na lang niya, kupas na siya. Tapos, sa bubong naman, wala siyang bulutong. Ito kasi, itong mga ganito, gawa to ng mabait kong tito. Nag-ano ata siya, nag-grinder, tas lahat ng ano, tumalsik dito, kaya ganyan ang kinalabasan niya. Tapos, ito, kaya ako yung kinabitan ng ganyan, yung parang carbon, kasi, kupas na kasi to eh. Kupas na ang hood niyan, ang pangitingnan kung magdadrive ka tapos kupas. E di yung ginawa ko, pang samantala, habang wala pang pera, yan muna ang nilagay ko. Okay naman siya oh, okay naman siyang tingnan. Pag nananakbo, mukha namang carbon. Tapos, dito rin sa likod, ginawa ko rin ganyan. Saka na namin siya ipaparepaint kapag kompleto na namin yung lahat ng exterior at interior. Pag napalta na namin, pag maganda na. Para kapag na-repaint siya, wala na problema. Sa interior naman, yung mga sidings, nagtatagtaga na siya. Lahat ng siding sa loob, lahat ganito na. Kaya, papalitin na siya. Isa to sa papalta namin. Nagpa-estimate yung daddy ko sa pagpapalit nitong siding na to. Ang estimate ay 15K daw. Kasi daw, Recaro daw yung ilalagay. Pero sabi ko sa daddy ko, okay na yung simpleng plain black para mukhang malinis tingnan. Kasi kapag yun may mga bright pang mga tatak, parang ang dumi. Pati yung, kaya mahal, yung tatak lang yung babayaran mo din. Dinikit na lang namin siya ng rugby, kaya ganyan yung kinalabasan niya. Dito din, ganyan na rin. Tapos dito, yan, ganyan na din. Dito rin sa drivers. Ito, mas malala to kasi ay sobrang ganyan na siya. Yan, yan yung dashboard namin. Ayos naman siya, kaso banda dito lang siya may sira. So, yan o. Yan yung sinasabi ko sa inyong sira. Hindi siya makita. Yan o. Buka na siya. Yung sa dashboard niya sa loob. Sa dashboard, di ko alam kung papalta namin yun or ipapagawa na lang kasi kukunti lang naman. Kaso di namin alam kung saan nagpapagawa ng ganun. Dito wala siyang problema. Malinis pa rin siya. May mga konting ganyan nga lang. Di ko alam kung saan nanggaling na siguro. Sa mga nasakay yan. Ganun ang ginagawa nila eh. Ito, papaltan din to. Ito, papaltan din yan. Seats naman, yan pa rin yung seat na orig nyan. Yan. Pero, papaltan din namin yan. Papaltan din namin siya. Gagawin namin siyang yung bride na pula. Dati naka-sparko din tong pula. Na bigay sa akin ng shota ko. Pa-birthday niya sa akin. Pero pinagbenta ko kasi
pinuhunan namin yun sa owner, pero pumayag naman siya, kaya okay lang. So sa steering wheel naman, stock pa rin siya. Wala siyang mga yung putok-putok din. Natitipuhan ako sa Lazada, yung titanium na Nardi. Ang mahal pa rin niya eh, kahit di siya original, 2,500. Spare naman niya, ito nakuha na namin to, ito na yung nakalagay, hindi na siya yung stock. Ang pangit niya, papaltan ko rin to ng titanium. Ang plano ko, itong manubela, pati itong shift knob, titanium. Ating papaltan ko yun ng pula. Yan, sobrang dumi, hindi ko pa siya nalilinis. So yan, ang tint na ikakabit ko dito ay yung hindi madilim. Kasi dati sobrang dilim yan, wala na akong makita sa kalsada. Meron pa naman, kaso sobrang dilim. Yan, inalis ko siya. Kasi nga, gaya-gaya ako sa mga naka-Civic, ay ang gaganda naman ng kotse nila. Ang problema lang pag walang tint, pag naka-aircon ka, sobrang init. Pasok sa loob yung init kasi walang nagaharang na kahit konting tint. So yun guys, huwag kayong mahihiya kung Lazada Racing tayo. Kasi so, ang mahalaga, masaya tayo at tayo yung bumibili at pinaghihirapan natin tong gagawin natin sa mga kotse natin. Kesa naman sa hindi ikaw yung nabili, yabang ka ng yabang dyan eh, bili naman pala ng magulang mo. So yun lang guys, thank you for watching, don't forget to like and subscribe.